Luke chapter 20:39. Nung sabi ng isang kasama niya ng kriminal, kasi napagitan si Jesus ng dalawang kriminal. Luke chapter 23:39, sabi niya, nalipusta niya ang Panginoon, gusto niya. Sabi niya, okay, one of the criminals who hung there heard insults of death, insults of Jesus. Are you the Christ? Save yourself from us. Ikaw doon, Kristo, ikaw doon, anak ng Diyos. Iligtas mo sarili mo, iligtas mo kami. Okay? In verse 40, sinagot siya ng isang doon sa gilid. Sabi niya, are you not afraid? But God will not rebuke him. Rebuke siya ng isang. Hindi ko alam kung sabihin ko sa kaliwa ko, sa kanan ko, sa alam ko, doon ako pangalan nito. Si Istas at taka sino? Si Dimas. Si Istas at si Dimas, yung dalawang kanina, sa gilid ng Jesus. Both of you, the good Jesus, he said, since you are under the same sentence, okay? Pag-iwa tayo. Pinausan ka dito, pinaan ko tayo sa cross, okay? Verse 41. Sabi niya, verse 41, we are promised justice. Tama na sa ating dun, itago tayo ng dalawa. Kasi, may ginawa tayo, amen, we deserve this. Pero ito sa gitna natin, it was revealed to the Lord Jesus Christ, walang ginawang kasalanan to. Pero ngayon, pinapanusahan siya at pinapako siya sa cross. Hindi siya dapat din siya. And then, verse 42. And he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Panginoon, please. Huwag mo kong kalimutan pagdating mo doon sa iyong bahayan. And Jesus responded to him. Ano sagot na ating Panginoon? Today, tonight, the next for them. Today, verse 44, you will be with me in paradise. Ngayong araw na ito, ay makakasama mo ako at makakasama mo ka sa aking paradise. Unang tanong dito, bakit si Jesus ay napakitaan ng dalawang kriminals? This is to fulfill the prophecy of Isaiah chapter 53 verse 12. Isaiah 53 verse 12. Again, si prophet is 700 years ago. Ay sinabi na ni prophet Isaiah 53 verse 12. Ayan. 53 12. Isaiah. Therefore, I will give him a portion among the great, and he will divide his spoils to the strong, because he poured out his life unto them and was numbered with the transgressors, for he bore the sin of many and made intercession for the transgressors. He was numbered with the what? With the transgressors. Bakit kasi gitna ang ating Panginoon ng dalawang kriminal? Number one, para ipakita sa atin ng Diyos na patas ang Diyos at walang pinipili. Hindi na hinilang Diyos. God doesn't play favoritism. Hindi totoo na ang Diyos ang ipinili na nagpupunta sa langit at ang Diyos ay may pinili na pupunta sa impyerno. That is not true. I don't believe that. That's not the Bible. Napagitnaan si Jesus na dalawang kriminal para ipakita sa atin na taglat patas ang treatment ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang kaligtasan ay in-offer niya para sa lahat. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, everybody say, whosoever, ang kahit sino man na tumanggap at manampalataya sa Kanya, kahit sino man na tumanggap at manampalataya sa Kanya, it involves human decision, human choice. It's your choice. It's my choice. Ay hindi mawawala kundi magkaroon ng buhay na walang na. Your life is your choice. Itong dalawang magdanakaw na ito, kasi gitna ang Panginoon, both of them have heard the word of Jesus. Patas. Itong dalawang magdanakaw na ito, parihong nakarinig ng mga salita ng Panginoon. Parihong nakarinig kung ano ang sinasabi ng mga taong nakapaligid kay Jesus patungkol sa kanya. Pariho nilang narinig ang lahat ng mga panalangin ni Jesus doon sa cross ng Calvary. Now, the choice is theirs. Yung isa, pinili niya na tumalikod
sa Panginoon. Ngunit yung isa, pinili niya na tanggapin ang Panginoon. Amen. So God gave them an equal chance. The same with us. God is giving us an equal chance. Not there. But the decision, the choice is yours. Either you will embrace God or you will reject God. Dito, the choice is yours. Either you will serve God or reject God in your life. The choice is yours. Magsisimba ba ako ngayong Linggo o hindi? It's your choice. Itong kagandahan sa Panginoon natin, He is a democratic God. Amen. Hindi ka pipilitin ni Lord, kapatid. Ay, gano'n na. Hindi ka pipilitin ni Lord, okay, mag-serve ka sa akin. Okay, mag-puri ka sa akin. No way. That's not the God of the Bible. Tayo ang pipili sa Kanya. Amen. It's your choice, kapatid. Kung sayang tayo ng kriminalan, napakalapit niya na sana sa kaligtasan. Napakalapit niya sa kamatayan, ngunit napakalapit niya rin sa kaligtasan. Sabihin mo sa tali mo, sayang. Narinig niya na ang salita ng Panginoon. Narinig niya na yung prayer ni Jesus. Pag-iusin na. So, wala man ang pinili ang Panginoon dito. The Lord give them, both of them, an equal chance to choose. Napakasayang. Napakalapit niya sa kamatayan. Ngunit, napakalapit din niya sa kaligtasan. Ikaw ang kapatid, ang lapit mo sa kaligtasan. Dahil, palagi mong naririnig ang salita ng Panginoon. Amen? But the choice is yours. Ang pagpili mo siya o hindi, ay sila. Walang pwedeng mag-influence. Because our God is always a democratic God. Anong klaseng kaligtasan ito? Pagpili mo ang Panginoon, itong klaseng kaligtasan ay sigurado. Sabihin mo sa tali mo, sigurado. Why? Because today, you will be with me in my paradise, in my kingdom. Sigurado. Number two, this salvation is totally by God's grace. By God's grace. Ephesians chapter 2, verse 8. For by grace we have been saved through faith and not of works, lest any man should boast. Itong tao na ito ay naligtas sa kanyang pananampalataya at sa grasya ng Panginoon. Totally by the grace of God. Walang ginawa ang tao na ito para siya ay maligtas. Walang kasing panahon na magpamember sa church. Kapitan niya eh. Walang kasing panahon magpapaptize. Walang kasing panahon gumawa ng mabuti. Walang kasing panahon magpagbigay ng tithes niya. Wala sa panahon na open. Wala na. Natunay na natapon eh. So hindi totoo na ang paggawa ng mabuti ay makapagligtas sa atin. Ito wala na mabuti yung ginawa itong tao ito. Hindi totoo na yung bautismo ay pwedeng magligtas sa atin. Mali. Hindi totoo na yung church membership ay pwedeng magligtas sa iyo. Hindi. Walang church membership itong tao na ito. But Jesus told him, today you will be with me in paradise. This salvation is secure, this is certain, and at the same time, this is totally by the grace of God. Parapanganong ng Lord. And lastly, this salvation is a glorious salvation. Amen. And bago pa na yan, this salvation is a personal salvation. Bakit? Ang kaligtasan natin ay personal kapatid. Eh, sinasabi ko ito sa mga nanggol. Ha? Kung pwede lang, itaso ko kayo sa maliit ako, papunta namin. Hindi. Ibig sabihin, kung tinanggap ko ang Panginoon, na Panginoon ang tinabalik sa buhay ko, hindi kayo kasali mo. Ako lang. Amen. Kayo,
You need also to accept Jesus as Lord and Savior in your life. Okay? Kitasama kita, anak kita. You need to kneel down before the Lord and sabihin mo, Panginoon, pinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay ko. Anak kita, wala akong magawa sa kaligtasan mo. Because salvation is personal. Hindi sabihin, Pastor ako, hindi sabihin, tumanggap ako sa Panginoon. Okay, dala na kayong lahat. Kasama na kayong lahat. Hindi. O kung pwede lang, sarap sana, di ba? Kung pwede lang, that I can believe in behalf of him. Sarap sana yun. Hindi. Personal. Kaya lang, nung sinabi, hindi sinabi ni Jesus dito, today, you will be with me in my kingdom, in my paradise, kasali, kasama mo, at mga anak mo. Hindi. Ikaw na. Ito yung masakit, mamamis, di ba? Ito yung masakit. Okay? Dapat, turuan natin mga anak natin, turuan natin mga kapatid natin, kasi wala sa kumpanya mo sa inyong buhay. Personal dito. Ayan, you have to receive Jesus as personal. Everybody say, personal. Personal. Personal Lord and Savior in your mind. And you will be saved. So this salvation is very personal. And lastly, this salvation is very glorious. Bakit glorious? Because today, you will be with me in my paradise. Today, you will be with me in my kingdom. So itong salvation na ito, hindi earthly. Ano yung salvation na hinahanap ng isang magnanako ng isang kanilang? Earthly salvation, physical salvation. Kung totoo, ikaw ay anak ng Diyos, iligtas mo sarili mo at iligtas mo kami. Ano ba si kaligtasan yun?